Posibleng ipaaresto o ikulong ang sinumang magsusuot ng protest clothing sa nalalapit na sona ng Pangulo, ayon po yan sa Secretary General ng Kamara. Pero giit ng isang mambabatas, paglabag yan sa kalayaan ng pamamahayag. At nakatutok si Darlene Kai. Tradisyon na para sa ilang kongresista ang pagsusuot ng protest clothing sa State of the Nation address ng Pangulo. May nakasulat na stop the attacks, stop the killings, o kaya itong pamaypay na may serbisyo sa tao, wag gawing negosyo. Dati na itong ipinagbawal at kinukumpis ka pa nga. At sa SONA 2024 ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22, sabi ni Secretary General Reginald Velasco, mas maghihigpit. Posibleng arestuhin at i-detain ang sino mang magpupumilit na magsuot niyan. Bawal yun. Because this is SONA eh. It's not a day of protest eh. If you want to protest, there are some areas reserved for your protest or demonstration, no? This is not the place and the time. Maari naman daw na magsuot ng cultural clothing at pwede ring magpahayag ng statement sa pamamagitan ng ibang simbolo sa damit. Pero bawal ang mga may nakasulat na salita o caricatures. Words at saka yung mga facial expressions, di ba? Hindi, kasi this is a formal event eh. Makikita mo agad na yani may mukha nung isang personality na ginawang cartoon o ano, di ba? Yan ang mga bawal, no? Yung anything derogatory to personalities or people of authorities, no? Bawal 'yon. Kakausapin muna ang may suot at bibigyan ng pagkakataon na magpalit. Pero kung hindi madaan sa pakiusap, doon na aarestuhin ng security personnel. Pumalag dyan si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ng Makabayan Block. Paglabag daw ito sa kalayaan sa pamamahayag. Magsusuot pa rin daw ang Makabayan Block ng mga kasuotan na magpapakita ng hinaing at kahilingan ng mamamayan sa SONA. Ang ilang militanteng grupo naman, ikinakasana ang kanilang gagawing kilos protesta sa araw ng SONA. Sa taya ng Office of the Secretary General, aabot sa mahigit 2,000 katao ang kabuuang bilang ng mga bisita sa SONA. Bukod pa yan sa aabot sa 3,000 security at congressional staff. Kaya kasama sa paghahandang budget sa pagkain, naaabotin daw ng 20 milyong piso. Kung hahatiin yan sa 5,000 tao, aabot ito sa 4,000 pisong budget para sa bawat isa. Alam mo, yung security lang natin, ilan daan na yan, di ba? O personnel natin sa Congress, mga 2,000-3,000 na yan. Then yung guests natin, mga 2,000. So that's just about the right. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras.